inunahan ng Department of Environment and Natural Resources ang kampanya para sa pagbibigay ng booster shots para sa mga empleyado nito sa gitna ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Disyembre ng nakaraang taon, ang ihayag ng Department of Health ang mas maikling interval sa pagitan ng pinakahuling pagbabakuna at booster dose upang maagapan ang paglaganap ng mas nakakahawang variant na Omicron. Ito ay matapos na aprobahan ng Food and Drug Administration ang nasabing panukala. Ang COVID booster shot ay karagdagang dose ng bakuna na ibinibigay upang muling palakasin ang proteksyon na dulot nito laban sa mga bagong mutations ng virus. Karaniwan, makakakuha ka ng booster matapos ang immunity mula sa paunang dose na natural nang nagsisimulang humina ang epekto. Ang booster ay idinisenyo upang tulungan ang mga tao na mapanatili ang kanilang antas ng kaligtasan sa mas matagal na panahon. Pagkatapos mabakunahan para sa COVID-19, maaari kang makaranas ng ilang pansamantalang sintomas na katulad ng maaari mong maranasan kapag ikaw ay nagpa-flu vaccine. Ilan sa mga ito ay namamagang braso kung saan itinurok ang bakuna, maaari ka ring lagnatin at makaranas ng pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, at makaramdam ng pagod sa loob ng ilang araw. Ang panginginig ng katawan at namamagang mga lymph nodes ay maaari ding maranasan. Ang mga sintomas na ito ay hindi nangangahulugan na ikaw ay may sakit. Ang mga ito ay nagpapahiwatig na ang iyong immune system ay tumutugon sa bakuna at bumubuo ng proteksyon laban sa coronavirus. Bukod sa pagbibigay ng proteksyon sa mga empleyado, layon din ang ahensya na matiyak ang pagbibigay ng mahusay at tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko sa kabila ng tumataas na panganib sa kalusugan sa ilalim ng new normal. Nagsimula ang COVID-19 booster drive ng DENR sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ang lokal na pamahalaan ay nakapag-donate ng 1,600 ampules sa ahensya upang iturok sa mga opisyal at empleyado nito. 50 dito ay nakalaan para sa mga kawanin ng DENR-NCR. Nag-uulat para sa DENR-NCR News, Michael Caraz, RC.